Gandang araw po. Ako po si ERP, Jim Dipo. So, meron naman po tayo another proof of completion. So, pag-iisahin ko na lang po yung video kasi yung content natin is about sa pagpapadala ng mga gym equipment sa ibang lugar. Lalo-lalo na to, isasakay sa barko. So, by the way, ito order po na to, itong dalawang order na to is para kay Sir Bernie ng Samar at saka kay Ma'am Rita ng Sultan Pudarat. Hindi ako nagkakamali. No? May dalawa tayong order coming from Manila. Pwede naman umorder sa Cebu. Kaso nga lang, yung sa Cebu branch yung kasi natin is una, first come first serve. Pangalawa, gagawin pa lang yung order nyo pagka nag-down payment na. Unlike dito sa Manila, sa Cavite, may mga ready-made na tayo. So doon, kung sa Cebu kayo order at nataon na may pila, nakapila po. So kaya yung kila Sir Bernie tsaka kay Ma'am Rita dito sa Cavite nang galing kasi medyo nagmamadali sila at ready na yung mga gamit nila. So by the way, yung magiging topic kasi natin dito is ano yung kahalagahan ng sanay yung fabricator nyo na magpadala sa ibang lugar. Pangalawa, paano makakaiwas ng panluloko? Kasi, tingnan mo to, hindi lahat naman ng gym na ginagawa or sinusupply natin is nasa Luzon. So makikita nyo, pag nireview nyo yung mga videos natin, marami tayo nanggagaling din ng Visayas tsaka Mindanao. So ang problema dito, yung mga kapatid natin sa Visayas at Mindanao, karamihan sa kanila, hindi na makapunta dito sa Cavite para masilip yung gamit. Or sa Manila, para makita yung gamit. Ang problema nito, mababaksak sa pagtitiwala lang talaga yung magagawa ng mga kliyente na yon. Doon delikado kasi mamaya, pagkatapos ng video na to, may bibigay ako na example nung mga nangyari na tawid dagat, pero sa kasamang palad, medyo nagawan ng hindi maganda nung fabricator nila. So, kay Sir Bernie muna tayo, proof of completion, kay Sir Bernie is yung package C natin. Package C natin na selectorized. So, mapapansin nyo, kalimitang package C yung nakukuha sa atin. Bakit? Kasi, yung package C kasi, dinisign ko siya in such a way na kakasya siya sa maliit na space na 50 square meters. Pero, kompleto na siya. I mean, from calves exercise up to traps, so shoulder exercise. So, kompleto na to. Pero pa dito, sa typical na gym, kung maggagawa ka na separate ng mga equipment, mas makakatipid ka sa space dito sa package C. Pero sa makakatipid ka sa space, makakatipid ka rin ng budget. Dito kasi, makakatipid ka ng 40,000 pesos. Kung di nyo alam paano kayo makakatipid ng 40,000 pesos, PM nyo ako. Send ko sa inyo yung explanation ko dito sa dalawa na machine to. So, unahin na natin. So, package C na plate loading pala to. Package C na plate loading. So, may super rack at smith machine. Yung super rack, agay nung nakikita nyo sa paliwanag ko, may lat pull down, may squat rack, kalahati ng crossover. Tatlong tao, pwedeng sabay-sabay na gumamit. Tapos yung pangalawang equipment, RP Smith machine. So, sa kaliwa, may rowing, sa harapan, may Smith machine, at sa kanan, may kalahati ng crossover. So, parehong may kalahati ng crossover sila. Kaya pag pinagdikit mo sila, nakakabuo ka ng isang buong crossover. So, ito, na-assemble lang natin na magkalapit. Pero ito, at least dapat 6 feet ang pagitan sa gitna para at least medyo malaki yung range of motion. So dito sa machine na to, 40,000 ang matitipid nyo. Kasi hindi ka na kailangan pumili ng hiwalay na lat pull down, squat rack, crossover, smith machine, tsaka rowing. Tapos to, kagaya ng mga sinabi kong mga machine, pwedeng sabay-sabay sila. Pwedeng sabay, para ka rin bumili ng individual machine. So unlike ibang mga multi-functional, sabihin natin na 7-in-1, 10-in-1, o nga 10-in-1 siya,
pero hindi mo pwede 10 tao sabay-sabay. 10 exercises, pero one at a time. So aside from doon sa dalawa, merong T-bar, preacher curl, dips, tapos yung tatlong bench press. Meron tayong decline, incline, at flat. And by the way, yung mga packages natin kasi is standard yan. Standard plates, standard barbell. Pero, kagaya nung makikita nyo mamaya kay Ma'am Rita, pwede natin ito gawing Olympic. So, regardless kung Olympic o standard yan, pwede natin i-deliver yan. So, aside from sa bench press, nagpadagdag pala. Dalawa na yung adjustable utility bench ni Sir Bernie. Dalawa na, which is good kasi pwede mo gamitin sa super rack. Pwede ka mag-bench press kasi doon eh. Flat, incline, decline, bench press. Ganun din sa Smith machine. Pwede ka mag-flat, incline, decline, bench press. So, kagaya na lahat ng mga packages natin, meron siyang barbell rack at dumbbell rack. At sa mga packages, may kasama na pong 800 pounds ng plates. At sa dumbbells, may 5 to 40. Ito, suggestion lang. Kasi, pwede rin naman kayo magdagdag kung gusto nyo. So, pwede mag-add ng plates at saka bars, plates at dumbbells. Pero, ang standard natin sa mga packages is 800 pounds na plates, 5 to 40 na dumbbells. Then, syempre, hindi mawawala yung heavy duty na leg press natin. So, panoorin nyo yung explanation natin sa leg press para maintindihan nyo bakit heavy duty. Tsaka itong adjustable utility bench, panoorin nyo yung video natin bakit siguro dito sa Pilipinas, kami pa lang yung nakakagawa ng video explaining bakit tinawag namin na heavy duty yung adjustable utility bench. Marami kasi nagbebenta, nagpo-post ng mga nila na nakalagay doon, heavy duty yung adjustable utility bench nila. Pero bakit nila tinawag na heavy duty? Sasabihin nila, ang capacity niya 500 pounds, 800 pounds, 1,000 pounds. Ano yung prueba nila? Wala. Tayo lang yung nakagawa ng video na makapagkarga tayo ng ganun kadaming plates, hindi nasira yung adjustable utility bench. Ang nasira yung barbell. So panoorin niyo yung video na yun para ma-appreciate nyo. Kay home use or commercial use, ang laking pakinabang nito. Hindi ka bibitawan nito. So lastly, merong adjustable reverse flies with pec deck. So itong combo machine na to can work sa chest muscle and rear delts. So 2-in-1 siya. So maganda rito, although isang machine siya, dalawang body parts yung tatamaan sa kanya. So sulit na sulit siya. So, ito yung nagko-compose to package C. Okay? So, dito naman tayo kay Ma'am Rita ng Sultan Kudarat. Yung kay Ma'am Rita, hindi siya package. Siya mismo yung gumawa ng lineup ng mga equipment niya. Which is, okay yun. Yung mga packages kasi is parang suggestions lang siya na kung di kayo familiar sa mga gym equipment, ito. At kung di kayo familiar sa space, eto. Pero, pwede kayo magdagdag or magbawas. Kasi yung package natin, suggestions lang. So, pwede kayo magdagdag, pwede kayo magbawas. So, eto kumamita, selectorize yung mga gamit niya, plus medyo may mga advanced equipment. So, yung kumamita, meron tayo hammer rowing, seated calves. Tapos, instead of leg press, hack squat with leg press to. Better than sa leg press. Kasi, dalawang exercises yung magagawa mo dito para sa dalawang muscle group. Although, one muscle group yung legs, pero yung legs kasi naaate sa quads at saka sa hamstring. Isa sa harap, isa sa likod. So, ito yung tatamaan ng ng machine na to. So, aside from that, meron si Ma'am Rita ng leg curl, leg extension, preacher curl, abdominal bench, isang adjustable utility bench, tapos yung bench press niya, flat na nagagawang incline. So ito, nasa incline siya, pero nagagawang flat po ito. So pwede siyang flat bench. Okay? So, bakit ito lang yung in order ni Ma'am Rita? Flat na nagagawang
inclined. Kasi nakita niyo mabalita yung video natin na sa super rack at saka sa smith machine, pwede ka na mag-bench press. So dito, gamit mo yung adjustable utility bench mo, pwede ka na mag-flat incline decline. So pwedeng meron ka lang isang multifunctional na bench press plus tong dalawang to, panalo na kasi pwedeng sabay-sabay na lang nagbe-bench press. So, kagaya ng explanation ko kay Sir Bernie, may leg pull-down, squat rack, crossover, smith machine, tsaka rowing. Pero itong kay Ma'am Rita is selectorized. So, then, meron na rin plato plus may twister. Okay. So, balik tayo dun sa topic natin. So, para dun sa mga kapatid natin, nasa ibang lugar, sa Visayas, sa Mindanao, at kahit dito sa Luzon, lagi ko po pinapaliwanag na sana mag-ingat tayo doon sa mga nakaka-transaction natin. Ito, regardless to kung sa gym equipment ba to o kahit saan. Kasi alam nyo, sa panahon ngayon, marami na naloloko kahit na, alam mo, hirap na nga kumita ng pera, may mga tao pa na nagagawa manloko. So ito yung mga tips ko. I hope, at total, hindi naman totoong pangalan to, no? Babanggitin ko na si Sir Max Payne. Si Sir Max Payne, kung di ako nagkakamali, taga-Sultan Pudarat din. Okay? Si Sir Max Payne, nakausap ko yan way back 2018 o 2019, bago pa mag-pandemic. Tinatanong, actually, nag-inquire siya sa akin. Sa akin siya muna nag-inquire. Tapos, meron din siya pinag-inquirean. Actually, napaka-controversial nung fabricator na to. Anyway, so, si Sir Max Payne, nasa ibang bansa, nag-down payment dito sa fabricator na to. Tapos, nagdrama si fabricator, nagpadagdag pa ng down payment up to the point. 100% na yung binigay ni Sir Max Payne coming from abroad. Nabigay na 100%. Unfortunately, ni Singkong Duling, ni isang bench press, ni isang plato, walang dumating sa Sultan Kudarat. Hanggang ngayon, kung di ako nagkakamali, si Sir Max Payne kasama yung iba pa, at least lima. At sa lima na yun, unfortunately, may isa doon na matay na, kakaantay. I hope hindi siya namatay dahil sa sama na loob. Naloko, ilan silang naloko ng fabricator na ito eh. Yung isa doon namatay na. So I hope yung mga nagawa ng di maganda ng fabricator na yon, welcome kayo mag-reply dito. Kasi importante na ma-share natin itong mga gantong mga topic na to, kasi para alam ng mga ibang mga tao na dapat mag-ingat sila. Okay? So ngayon, bakit tayo pinagkakatiwalaan ng mga tao to? Unang-una talaga, kasi regardless kung gaano kalaki yung order mo, kay 100,000 yan, kay 1 million yan, ang nire-require namin na down payment is 20,000 pesos lang. Hindi percentage yun ha, 20,000 pesos. So imagine, yung kay Sir Bernie is worth 264,500. Ito kay Ma'am Rita, another 200,000 mahigit. So hindi birong pera yun eh. Hindi birong pera yun. At alam natin, pinaghirapan natin yung pera na yun. Hindi, ang hirap magtiwala sa isang tao na nasa malayong lugar ka, tapos sa internet mo lang nakita. Maski ako, I mean, nakikita nyo ako halos linggo-linggo sa YouTube. Nagpo-promote ng mga gym equipment. Pero kahit na ganito po yung ginagawa ko, I highly suggest, punta pa rin kayo dito. Tignan nyo kami. Puntahan nyo ako, kausapin nyo ako para makita nyo kung gaano kami ka-legit. Okay? So 20,000 lang. Pero sa 20,000 lang yung nire-require namin na down payment, dito sa Manila, sa Cavite, meron na kaming stock. Kaya ano kagandahan nun? Una, hindi ka na mag-aantay ng matagal. Lahat ng ito, ang preparations namin is 3 to 5 days. Itong dalawang set na to, 3 to 5. Imagine, sa iba, 2 months at least. Minimum, 2 months at least gagawin nila to. At sa 2 months na yon, manguhula ka pa. Ano ka lalabasan ng gym equipment mo? Unlike dito, may gawa na kami. So, pagpunta mo rito, katukin mo yung mga bakal, tignan mo yung finish, pag hindi ka satisfied, no need na mag-down payment ka, alis ka na. Eh ngayon, dun sa iba, ang gagawin mo, down payment ka na 50 ha, 50, at least 50%, saka pa lang nila gagawin yung gamit mo. May ipapakita sila sa'yo mga gym equipment, maaari may gym sila.
pero hindi ka nakakasigurado na yung gym equipment na ipinakita sa'yo is the same gym equipment and quality na may deliver sa'yo. Yun yung delikado eh. So napakarami pa pwede mangyari. Bigyan ko tayo ng halimbawa. Ganito yung nangyayari sa iba. Tanggap sila na 50%. Okay? Pero akala mo, yung 50% na yun, gagamitin sa'yo. Ang totoo nun, yung 50% na yun, gagamitin sa last na client. Swerte mo. Kung doon sa last client, gagamitin yung 50% na yun. Bakit? Kasi may possibility na nakapila yan sila. So ngayon, yung pinaka-last o yung pinakauna nilang na-close, doon mapupunta, let's say, tatlo yung nakapila. Ito ikaw, may isa at may nauna pa. So yung 50% mo, dito sa nauna talaga mapupunta. So i-deliver nila yon, gagawin nila para doon sa una. Kasi alam mo bakit? Kasi hindi lahat ng fabricator, yung 50% na natatanggap nila, is nilalagay sa equipment. Nagagastos nila yon. Kaya ngayon ang nangyayari, naghahanap sila ng pang-abono. So naabono ko na yung una. Ang problema ngayon yung pangalawa. Ngayon, maghahanap na naman ng panibagong kliyente para matapos to. Okay, paano pag hindi nakakita ng panibagong client? O let's say, nakakita uli. Ngayon, ikaw na to. Ngayon, ikaw na susunod. Eh, paano kung hindi nakakita? Okay, doon papasok ngayon yung scam. It's either hindi ka madideliveran, it's either magdideliver sa'yo ng sub-quality na gamit. Manipis ang bakal, hindi powder-coated, tinipid. Kasi, pinilit lang talaga pagkasyahin yung budget eh. Para lang makadeliver sa'yo. Actually, may kiklala pa nga ako na fabricator. Hinahaluan niya na second hand na gym equipment. Ang malupit noon, yung second hand na gym equipment na yun, alam mo second hand. Kasi hindi man lang pinowder coat, hindi lang pininturan. Talaga alam mo, gamit na. Ganun na siya kasanay na makipag-transaction. At yung kliyente, sa takot niya na, eh, kesa naman habulin ko pa yung ano na yun, kunin ko na lang to. Sasakit pa ulo ko. At least nakuha ko na yung gamit ko. Kaya magtsatsaga ngayon yung kliyente. So yun yung problema na nangyayari sa mga fabricator na kailangan mag-down payment ka na 50%. Hindi mo kailangan mag-down payment na 50%. Kasi kung may tiwala yung fabricator sa gawa niya, advance niya na gagawin. Tapos pagpunta rito, saka mo check. Kasi yung iba, ang problema ng iba kasi palibasa sa standard ang mga ginagawa nilang gamit, kaya hindi sila pwedeng hindi kumuha ng malaki. Kasi kung maliit lang ang kukunin nila, tapos dumating yung kliyente at hindi nagustuhan, hindi kinuha, lugi sila. Diba? So dito sa Gym Depot, meron na po kaming gawa. Okay? Okay, si Ma'am Rita pala, si Ma'am Rita from Sultan Kudarat, is same location, pero hindi ko alam saan sa Sultan Kudarat. Si Sir Max Payne. So just imagine, ang layo nila Ma'am. Ma'am Rita at saka si Sir Max Payne, Sultan Kudarat sa Mindanao. Tapos dito sila umorder sa Manila. Pero ang pinagkaiba, yung isa, nagawa ng di maganda yung kanilang fabricator. Dapat po talaga tayo mag-ingat. Ang sinasuggest ko po sa inyo talaga is puntahan nyo yung fabricator or better yet, punta ka sa Facebook kasi usually, doon mo naman lang kami nakita. It's either sa Facebook o sa YouTube eh. Mag-post ka doon. Magpa-check ka nung fabricator na yon. Post ka sa YouTube. Kamusta ba si Gym Depot? Kamusta ba si gantong fabricator? Baka may comment kayo. Welcome! Kasi kailangan nyo yun eh. Hindi birong pera yung ilalabas nyon. Nakakapanginayang talaga. Nakakapanginayang. Actually, regardless to kung magkano yung naloko, kahit magkano pa yung amount na naloko sa inyo, basta naloko kayo, masakit. Masakit. Kaya mag-ingat po kayo. Pangalawa, buo sa pinagkakatiwalaan tayo sa industriya na to, sanay na po tayo sa logistics, sa pagpapadala, sa katulad sa Sultan Kudarat. Wala namang pier sa Sultan Kudarat. So alam namin kung saan pier ipapadala to o kung sa libib na lugar na probinsya to. Alam ko kung saan ipapadala to. So hindi kayo mamumroblema. Kagaya na sabi ko sa inyo, last time, merong umorder dito sa Manila, hindi sa amin, ang nakalagay, Naga, papadala sa Naga. Ang hindi alam nung fabricator dito, akala niya Naga sa Bicol. Yung pala, Naga sa Cebu. So parehong may Naga doon eh. Nagkamali sila ng padala. So yun yung mga problema ng hindi sanay.
doon sa pagpapadala ng mga gamit. Ito yung maiiwasan nyo. Actually, ah, sa totoo lang, hindi rin naiiwasan magka-problema sa barko. Katulad yung kilamang balon sa Zamboanga na delay dahil magka-problema sa barko. Pero kinagawa natin ng paraan. Pina-follow up natin yun. Hindi natatapos kasi yung transaction natin, yung relasyon natin sa pag na-deliver ko na yung gamit. Tapos, kay Sir Vincent Atayon o Iloilo, baka nagkamali ako. Kay Sir Vincent, basta from Iloilo, sinukatan sa Manila yung gamit niya. Pero pagdating doon sa Iloilo, ang laki-laki ng babayaran. Alam namin, sa experience namin, kung ilang cubic meter aabutin, kasi per cubic meter ang binabayaran pag loose cargo. Kaya nagulat kami na ganun kalaki yung sinisingil ni shipping company. So ginawa namin, nag-ask kami na ipare-remeasure, ipare-compute. So nung kinumpute, sinukat, kinumpute, lumabas, hindi pala yun. Ang laki ng diferensya nga. So yun yung advantage nyo kapag ang fabricator is sanay sa logistics. So unang-una syempre papapagkatiwalaan, pangalawa yung logistics kasi ganito yan. Okay, may isa pa na nabiktima rin ng di ba papagkatiwalaan ang fabricator. Hindi ko rin naman alam ang pangalan niya pero alam ko taga Palawan siya tsaka tatrabaho siya sa PNP. So nag-inquire siya sa akin, ang nahikayat siya kasi kung di ako nagkakamali, sabi ng fabricator, libre na yung shipping. Libre shipping. So syempre, uy, bakit ganun? Ang laki na matitipid ko pag dito sa fabricator na yon. So doon sila nabudol. Just imagine, pag it's too good to be true, probably it is. So ibig sabihin nun, baka sobrang ganda, hindi na totoo yun. Kasi isipin nyo naman, si SM, i-deliver lang sa tapat ni SM, naniningil na si SM. Kami pa ba na ganito kalalaki at isasakay sa barko? Sasagutin namin. Doon ako yung mag-ingat sa mga libre na yan. Kasi common sense, sa panahon ngayon, kaya ko ba i-libre itong sa barko na to, na which is aabot na 20,000, 30,000? Hindi ho talaga, kaya mag-ingat kayo doon. So, anyway, doon sa katanungan, kasi kita nyo, every week, once or twice a week, may mga orders tayo. So, proud to say na, kaya nangyayari yun, dahil pinagkakatiwalaan tayo. Hindi po ako maglalakas loob sa inyo na gumawa ng mga videos na to, kung alam ko sa sarili ko na meron akong nagawa ng kalokohan o may magre-reklamo, kasi alam nyo naman ang social media. Napakadali kang batikusin nito eh. May magawa ka lang masama, hindi maganda, kakalat siya ng bilis. Kaya dito, very proud to say na nagagawan po natin talaga ng paraan lahat ng mga problema kung sakasakali meron man at napapagkatiwalaan tayo. Kasi sinasabi ko sa inyo, maski kami, hindi 100% yung mga nagagawa namin. Pero kung magkakaproblema, yun yung importante, kung magkakaproblema, gagawan natin ng paraan. So I hope, doon sa mga interesado, lalo na yung mga kapatid natin na OFW, kasi ang dami nag-PPM sa atin, yung mga kapatid natin na OFW, nasa ibang bansa kayo, well, hindi ko sinasabi ako yung the best, ako yung pinakamapapagkatiwalaan. Pero kung gagawa kayo, kung magtatayo kayo ng gym, make sure talaga na ma-secure nyo yung pera nyo, dahil alam nyo na hindi birong pera yung ilalabas nyo. So sana po, lahat tayo makapag-ingat at kahit hindi kayo kumuha sa akin ng gym equipment, I hope maging successful yung gym business nyo. At kahit hindi kayo kumuha sa akin, welcome kayo magtanong. Seek advice, libre yan. Wala pong problema, hindi ko ipagdadamot yan. Ako po si RP ng Gym Depot, maraming salamat po.